What's up, mga kapaparo drive vlogs ko? Na andito na naman po tayong muli sa ating panibagong pag-uusapang napaka-importante na naman po para sa ating buhay-buhay sa kalsada. Kumusta po ang iyong araw-araw na pagdadrive? Wala ka bang naagrabyado? Ulitin ko mga katanungan, wala ka bang kinakat na nagiging dahilan kaya sila ay nagagalit at sumasamaan loob sa'yo? Sana po maging disiplinado ka po sa kalsada, katulad din po ng pagiging disiplinado mo sa iyong sarili. Dahil kapag ka hindi ka disiplinado, marami magagalit sa'yo, ayun, nahabuling ka, gigit-giting ka, hanggang sa, alam mo na, aksidente ang mangyayari sa'yo. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon. Ito yung tinatawag na, dapat alam mo yung tinatawag na solid yellow lanes or solid lanes. Marami pong hindi nakakaalam sa tinatawag na solid lanes. Kapag ka hindi mo alam ang solid lanes, marami ka po talagang mga maaagrabyadong mga driver. So may mga ipapakita akong clip sa'yo mamaya kung paano ginagamit ng mga driver ang mga solid lanes na hindi naman tama ang kanilang nagiging paggamit, nagiging dahilan kaya ikaw ay maaksidente. So dapat po alam natin ang tamang paggamit ng solid lanes na ito. Lalo na po kung yellow yan. Dapat alam mo yan. So, pag-uusapan natin yan. Tara, mula ngayon hanggang sa katapusan, tumuto ka po at ng iyong malaman ano ba ang ibig sabihin ng solid lanes na lumalabas po yan sa LTO examination. Importante po yan. So, dito, malalaman nyo sa akin, hindi lang yung exam, kundi pati yung violations na pwede mong kaharapin at paano mo ito maiiwasan. So tutukan mo lamang po itong aking videong ito. Pero bago natin puntahan yan, kung hindi pa kita, kaibigan, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel kong ito, wala ka pong ibang gagawin, paki-subscribe ang channel ko. Nasa ibaba po yung subscription icon. Huwag mong kalimutang isabay na rin po ang bell upang nang sa gayon ay notified ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. At huwag mo rin pong kalimutang i-likes kung nagustuhan mo ang video kong ito. At huwag mo rin pong kalimutang i-share sa iba upang nang sa gayon malaman din nila kaano ba kahalaga ang tinatawag na solid lane. Dalawang uri ng solid lane na dapat nating nalalaman ay ating pag-aaralan. Pag-usapan na natin ito. Solid lanes. Lumalabas po yan sa LTO examination. Ano ba ibig sabihin ng solid lanes na yan? Dalawa po ang solid lanes. Isang white lanes. Solid white lanes at isang solid yellow lanes. Alin ang mas critical sa dalawa? Pag-usapan at pag-aralan natin ngayon. Ang solid white lanes po ay conditional po yan. Sabihin, pwede kang lumiban sa kabilang linya na may kaukulang signal at pag-iingat. Yun po yung lumalabas sa LTO examination. Sa dalawang solid lane na yan, ang white lane po ay pwede mong libanan basta mag-signal light ka lang at yun nga, may kaukulang pag-iingat. May safety measures kang tinatawag kapag ikaw ay lulusot or gusto mong lumusot sa kabilang lanes or lumipat sa kabilang lanes. Solid white lanes po ang tawag doon. Kung gusto mong pwede kang lumiban at pwede ka naman talagang lumiban basta meron ka lang safety measures and signals. Okay, ngayon, nakita nyo, solid yellow lanes naman ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi kanina, solid white lanes, yung pwede kang lumiban. Sa solid yellow lanes, guys, yan ang napaka-importante. Huwag ka pong liliban dyan. Kapag nakita mo yung solid yellow lanes na yan, sa LTO examination, ang nakalagay po dyan, ang tanong dyan, ano ang ibig sabihin ng solid yellow lanes? Ang nakalagay po doon, mapanganib. Mapanganib ang sinabi, mapanganib at wag or bawal lumiban sa kaliwa or sa kanan kapag ang linya na tuloy-tuloy o solid lanes ay dilaw. Wag ka pong liliban diyan.
Kasi yun nga, may posibilidad na talagang ikaw ay maaksidente dyan. Dahil bakit? Kaya nga, di ba? Kaya ako kumuha ng license. Dahil para at least alam mo na hindi pala pwedeng lumiban dyan sa solid yellow lanes. So guys, dapat, lalo na kung ikaw ay isang matagal ng driver, disiplinado ka po sa kalsada, lalo na po sa tinatawag na solid yellow lanes na yan. Yan namang solid yellow lanes na yan ay hindi naman po yan talaga magtutuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy lang yan, isang mahabang tuloy-tuloy lang yan, pero may part ka po na pwede kang lumiban. Pag nakita mo na may, yun ah, may putol-putol na linya na, lumiban ka na. Kasi ibig sabihin, allowed na ang pagliban. Just in case magkaroon ng problema or aksidente doon, nagkaroon ng sagyan, may labang ka. Na, pagka ikaw ay lumiban, dahil sabihin mo, liliban ako, may signal naman akong tinatawag, may signal light naman ako, nakasignal light naman yung aking sasakyan, so, kaya ako ay pwede nang lumiban. Pero, yan ay tuloy-tuloy, huwag ka pong liliban. Just in case magkaroon ng problema, or accident or sagian, pag marunong ang nakasagian mo, talo ka po. Kahit sabihin mong ikaw pa ang nasa unahan. Kasi kung ako halimbawa ang makasagian mo, isa lang ang sasabihin ko sa'yo, solid yellow lanes ang kaso mo. So, talo ka pagdating sa kasuhan. Guys, yan ang solid yellow lane. Yan. Yun. Kung napakita niyo yung ginawa nung jeep, hindi tama yun. Lalo pa't sasika na doon ng ano. Yan, yung ginawa nung ano na yun, hindi rin tama yun. Kasi solid yellow lane yun eh. Hindi tama yung ginawa niya. Yan, marami tama yung kita mga sabi natin hindi talaga alam ang tamang paggamit. Yan sa linyang putol-putol na yan, diyan ka pwedeng yung ano, lumiban, diyan ka pwedeng pumasok. Kasi putol-putol yan eh. Kasi dun sa tuloy-tuloy na yon, once na karang problema dun, marunong yung nakaanuhan mo, nakasagyan mo, wala kang laban dun. Kasi sasabihin niya, nasa tamang linya ako, pumasok ka, eh solid yan yung linya. Talo ka dun. Po. Nakabigay na naman po ako ng karagdagang kaalaman sa inyo, lalo na po sa mga baguhang driver na kagaya ko. At din po sa mga matatagal nang nagda-drive na nakakalimot or siguro sabihin natin hindi nila alam dahil hindi naman sila gas sila nag-exam, hindi sila nag-take ng examination, nagpalakad lang sila sa fixer. Kaya po ang fixer ngayon ay talagang pinagbabawal na sa LTO kasi nga po diyan ang mga marami nangyayari, mga nagpapalakad, tinatamad na mag-exam ang gumagawa na lang ng paraan para sila makapasa yung fixer, pero kulang ang kaalaman sa kalsada. Kaya kapag nagmaneho, ang performance sa kalsada very poor. Nagiging dahilan na nakaka-commit sila ng aksidente. Bakit? Hindi kasi sila dumaan doon sa tinatawag na examination. Hindi kasi nila naranasan o nabasa ang mga katanungang iyon. Nagkaroon sana sila ng idea just in case na kung sila ay nag-exam. Kaya yun nga po, sana ay matutunan natin ang tamang paggamit ng solid yellow lanes. So kung kayo ay may katanungan pa, merong comment down below. At nang sa gayon kung iyan ay mababasa ko, ay akin pong pag-aaralan upang mabigyan ng kasagutan ng inyong katanungan. Pero kung hindi ko po alam, hindi ko po yan sasagutin. Baka mamaya mali ang maging sagot ko, mas alam nyo pa pala sa akin, i-bash nyo pa ako. Kaya kung alam ko lamang po, yung alam ko lang, naging experience ko at alam kong pwede kong i-share ko sa inyo. Ay, so andito naman po tayong muli at patuloy pong nagbibigyan ng paalala sa inyo sa kakulangan ng kaalaman, disgrasyo, aksidente ang maaring kantungan. Kaya narito ang aking channel upang kayo ay matulungan. Paano? This is your Papa Rodry Vlogs na patuloy po nagsasabi at nagpapasalamat. Hasta la vista, baby. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless. Ingat-ingat po sa pagmamaneho.